Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang iyong lingkod patrol woman, Mardi D. Lozano ng Police Regional Office 1 sa pamumuno ng ating buting Regional Director, Police Brigadier General West Trimundo D. Ubinque para sa Pro 1 On Air, Advocate, Inform, and Reform. Para po sa unang parte ng ating programa na pahayag ng Panginoon, kasama natin bilang panauhing tagapagsalita ang isa sa mga Value Life Coaches dito sa Police Regional Office 1. Para gabayan po tayo ngayong araw, malugod ko pong ipinapakilala si Pastor Absidy Garcia. Ayan, good afternoon po, Pastor. Magandang hapon po sa ating lahat at nandito naman po tayo sa programa po ng ating PRO 1, ang pahayag ng Panginoon. At muli ay binabati po namin kayo ng magandang hapon at ang Panginoon ang siyang magpala sa bawat isa. At sa hapon na ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa trials of life, yung pong mga pagsubok sa buhay natin. At kung damarating ang mga pagsubok sa buhay natin, ano ang ating ginagawa? At lahat naman po siguro tayo ay may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. All of us are tried in this life. We have been tested in this life. So when trials will come, what would you do? So dito po sa salita ng Diyos, especially sa James chapter 1, ang sabi po niya dito sa verse 2, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing." So napakaganda na makita po natin yung ating pong responsibilidad, especially what will we do when testing or trials will come into our lives. Remember that trials in life, especially for the Christian, are inevitable. Nandyan yan. Hindi po natin maiwasan. Trials are inevitable and it cannot be avoided. The Bible says, "My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation." And by the way, this diverse temptation will come. At yung the word diverse means iba't iba po yan na klaseng testing sa buhay. At kung dumarating ito sa buhay natin, ano ang ating ginagawa? Kadalasan marami po yung mga nagko-complain. Kadalasan din po ay marami yung mga hindi na alam ang ginagawa. So they look for the things in this world to settle their problems in life. But notice, it reads, when you fall into various temptations, various trials, not if you fall into various trials. When you fall, so without exemption, all of us will have trials. Sa Bible, marami pong mga ehemplo or example that have been tried. They were tried, their lives have been in a deep temptation or problems or trials in life. Isipin na lang po natin yung nangyari kay Job, na kung saan ay napakatindi yung pagsubok na dumating sa kanya. But at the end, as he hold on to the promises of God in his life, sa bandang huli, pinagpala siya ng Panginoon, and the Lord doubled everything that have been lost sa kanyang buhay. So not only trials are inevitable, trials are productive. Ito'y nagbibigay ng bunga sa buhay natin. Ano yung mga bunga? Trial tests the strength of our faith. Kasi natetest po yan kung gaano katatag yung ating pananampalataya sa Panginoon kung may mga pagsubok sa buhay. And then not only to test our faith, but also trials produce spiritual maturity. Dahil kapag nalampasan po natin yung mga pagsubok na yan, ang ibig sabihin, you have experience already that you can share it to other people. So, it produces spiritual maturity. Not only strength of our faith produce spiritual maturity, but also enhance our prayer life.
Diba, kumbaga, kapag nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, diyan tayo na idadivert ng Panginoon, nalalapit sa Kanya at hindi sa kung sino-sino at kung ano dito sa mundo. Dahil kadalasan ganyan ang nangyayari, binabaling ng tao ang buhay niya sa mga bagay dito sa mundo. So at the end, mas dumami pa yung problema. So why not? We will develop our spiritual life. When testing will come, develop it into prayer. We go to the Lord in prayer. Also, trials develop humility. Nag-produce ito ng pagpapakumbaba. Dahil ito'y nangangahulugan that we can't do anything without God, apart from God. And even Jesus Christ said one time in His life, during His life here on earth, when He said, "For without me, you can do nothing." Kailangan po natin ng Panginoon sa buhay natin. So trials test our strength of faith. Trials produce spiritual maturity. Trials enhance our prayer life. Trials develop humility. And also, trials win us from dependence on worldly things. Ito yung nangangahulugan na tayo po'y sumasandal sa Kanya, hindi sa mga bagay dito sa mundo. Minsan ang tao, ganito nga, kapag may problema, saan siya pupunta? Sa mga kaibigan niya rin, na kung saan, akala niya, magbibigay ng matutulungan siya sa kanyang problema, pero at the end, mas dumami pa yung problema niya. Ganyan, papainumin siya. At uutang pa hanggang uutang sa kanyang iinumin. Pero pagkatapos niyan, dumami pa yung problema niya. So trials win us from dependence on worldly things na dapat nakadepende lang sa Panginoon. Trials also calls us to look eagerly to our heavenly hope. Ito'y para maging masabik po tayo, nalalapit sa Diyos at hindi po sa mga bagay dito sa mundo. At kadalasan nga sinasabi ko sa mga kapatiran, kung ang pagsubok ninyo ay pagkawalan ng mga budget o kaya nagkulang ang inyong budget, ang palaging nasa isip ng isip natin kung minsan ay tumatakbo sa mga malapit nating kaibigan na may pera. Pero hindi po ang mga kaibigan natin na may pera ang kasagutan ng ating pong mga bigatin sa buhay. Kung pag wala tayong budget, alam niyo po, ito po yung nangangahulugan na tayo po ay lalapit sa Diyos. At kung lalapit po tayo sa Panginoon, ilalapit po niya sa atin ang mga tao na pwede pong tumulong sa atin. So, nauuna pa rin po ang Panginoon. So, this will develop us, trials will develop us to eagerly go to our Heavenly Father. Trials also teach us to value God's blessing. Kasi kung minsan, ang hirap magpasalamat kapag may mga pagsubok sa buhay. Ang hirap pa ngang mag-smile kung may problema ka eh. Pero sa totoo lang, kung tayo po ay na kay Kristo, ang buhay natin ay may pagtitiwala po tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin niyan, kahit anong mangyari, alam natin na nasa atin ang Panginoon dahil may pangako siya na sinabi niya sa atin, "I will never leave thee nor forsake thee." Kaya lang kung minsan, hindi natin napapansin yung presensya ng Diyos. Ang napapansin lang po natin ay presensya ng mga kaibigan at presensya ng sanlibutan, yung mga bagay dito sa mundo. Kaya lang, ito'y paalala lang po na dapat nauuna ang Diyos palagi sa buhay natin. Kasi He's the one that will lead us to the solution of our problem, especially when this trial is so heavy for us. Also, trials develop enduring strength for greater usefulness. Kasi kapag pagsubok na ito'y nalampasan natin, ay kaya nga sabi natin kanina, mayroon na tayong experience na mas napapatatag yung buhay natin
At kapag napapatatag yung buhay natin, magagamit pa tayo ng Panginoon na maging ehemplo at encouragement sa mga iba na may mga problema din. Kasi nalampasan na natin yung problema natin. It means you can also be a blessing and a help to others. And then last, trials also enable us to be a better help to others through their trials. So, may mga gamit pala ito kung bakit God is allowing us to go through diverse temptation. So, trials are inevitable, trials are productive, and also, last is, trials are cause for rejoicing. How can we rejoice when trials will come? When problems will come into our lives, how can we rejoice? But the Bible says verse 2, my brethren, count it all joy. Count it all joy. How can we count it all joy when we are going through diverse temptation or diverse trials in life? Meron po tayong rason kung bakit pwede po tayong hindi po nawawala yung kasiyahan sa buhay natin kahit we are going through trials. First of all, remembering that God is sovereign over the events in our life, both good and bad. So, ang Panginoon, siya pa rin ang naluluwalhati, siya pa rin ang Panginoon at Diyos, at hindi po naalis sa kanyang trono kahit po ang nangyayari sa buhay natin ay sabihin na natin very bad. Pero still, God is watching us and He's allowing us to go through those trials, and He wants us to just cheer up because everything will come to pass. The second thing, trials are to cause us for rejoicing. God causes all things to work together for good. All things work together for good. Ika nga dun sa Romans 8:28, God will never allow trials in our lives of His children without a purpose. May plano ang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Kahit ano po pala ang nangyayari sa buhay natin, whether it be good or bad, nandyan yung kamay ng Diyos, all things work together for good. Why? Because He has His own purpose. Why? Kasi nga, Siya yung ating, Siya yung dakilang lumikha sa atin. And we are His creature. And so, as a creator, He has the purpose of His creature. Kung anong dapat mangyari sa ating buhay at hindi naman niya ibibigay yung sa buhay natin, gaya itong susunod, God will never allow our trials to be more than what we can bear. Hindi naman siya nagbibigay ng mga bigatin sa buhay natin o mga problema sa buhay natin na alam niya na hindi natin kayang pasanin. Yan po ang Diyos. In 1 Corinthians chapter 10, verse 13, maliwanag po yung sinabi niya dyan. God sends trials that are transitory. Kasi alam niya na ang buhay natin ay hindi lang yung hanggang sa doon na lamang. God wants us to grow and mature. Kaya kahit sa mga kaibigan nating mga pulis, siyempre, sa buhay ng bawat isa, may plano ang bawat isa na lumago o kaya mayroong pag-angat ng buhay. Sino naman ang tao na gusto niya ilang taon na nakalipas, ganito pa rin. Kaya yun yung kadalasan na kinokorek ko sa mga aking mga tinatanong, kumusta ka na kapatid? Kung ilang taon man na hindi kami nagkita, tinatanong ko, kumusta ka na kapatid? Kung ang kasagutan ay ganito, Pastor, pareho pa rin, walang pagbabago, nako, kawawa ka naman. Parang hindi buhay ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay mapagpala, alam niya ang mangyayari sa buhay natin. He wants us to grow. There should be a transitory. Kaya nga, trials will come to develop us, to mature us, para mag-grow po yung buhay natin. Hindi lang yung pare-pareho lang, o kaya same-same lang. Hindi po ganun ang buhay natin. God wants us to mature, to grow. And even if kung mayroon po tayong plano sa buhay na maging mayaman, why not? Kung yan ang gusto ng Panginoon, to reach para sa buhay natin, God will reward us
with praise, glory, and honor because He went through also those trials. And He went through it successfully, ang ating Panginoon. Kaya nga sa kanyang pagpunta dito sa lupa ay hindi lang nagturo, kundi ipinakita niya talaga yung tunay na pagmamahal ng Diyos. Hindi lang ipinakita ng Panginoon yung kahalagahan ng pagsubok sa buhay, kundi kahalagahan ng buhay na ibinigay niya sa atin, na hindi lang sana makuntento sa ganito na lang. God wants us to grow and mature and even to level up. And God uses trials or testing in life para lang makita natin ito at malaman natin na mayroon palang mas magandang buhay na inihanda ng Diyos sa atin, na hindi lang yung ganito-ganito na lang. God uses trials for us to grow. And I hope this short message na binahagi ko po sa hapon na ito ay nagbigay ng kahit na konting aral lang at nagbahagi po sa atin ng encouragement that when trials would come in our lives, remember that God has a plan in your life, a better plan of God in your life. May God bless you po. Maraming salamat po, Pastor Absidy Garcia, sa inyo pong mga ibinahaging mga words of wisdom. Ayan. Nabusog po muli ang aming puso't isipan sa inyo pong ibinahagi na mga salita ng ating Panginoon. Sa atin pong mga manonood, huwag po kayong magsasawang sumubaybay sa amin. At kung ano man po ang ating natutunan ngayon, ay ibahagi din po natin ito sa mas nakararami. Samahan niyo po kami muli sa darating na Huwebes sa parupong oras, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa ating Pro 1 On Air, Pahayag ng Panginoon.